then all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho, and welcome to our One Dream Mediacon. Magpalakpakan naman muna tayong lahat, mga kapamilya na nakatutok sa atin live the live via our official account. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko pong sabihin na congratulations dahil tayo nga po ay number 27 trending worldwide. Pasabog, di ba? Live na live kami ngayon dito mismo sa Studio 3 ng ABS-CBN. At ngayong gabi, makakasama nga natin ang mga minamahal po nating mga press people, ang mga vloggers at ang mga bloggers. Syempre, gusto ko pong i-welcome kayong lahat sa isang masaya at sigurado ako na very memorable na event na ito. Again, this is One Dream Mediacon kasama ang Bgyo at ang Bini. Wow, ang saya, no? Pag walang studio audience, talagang hahanapin mo yung palakpakan. Just inaantay ko din yung sound effects ko kasi sa bahay, normally may pa sound effects ako pero ngayon wala dito kaya ako na lang din. Yung tawa-tawa. Diba? Diba? Ako na lang din talaga. Pero syempre, gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, 11 days na lamang po at malapit na nga po ang first ever sibling group in P-pop history, One Dream, The Bini'S, and Bgyo concert. Makakasama ko nga po sa One Dream Mediacon si Josephine Irons from Corpcom, at syempre we have with us Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Sheena, and Joanna. Ang Bini'S! 2, 3. Mabuhay! We are Bini'S! Wow! Ayan! Kamusta kayo, girls? Okay lang po. Galing po kaming training. Ay, antari, yeah. Galing kayo ng training. Yes, sobra akong natutuwa kasi kapag nakikwentuhan kami nito sa mga Zoom interviews, sama-sama din sila. Pero ngayon talaga, harapan na. Ang ganda ko, no? Yes! I love it. Sharing. Kasi diba, baka akala nyo filter lang eh. Pero talagang sila ang gusto kong sabihin, my God, mga kapamilya, all over the world. Kung makikita nyo po sila ng live na live, talaga naman, fresh na fresh. Oo. Yung spelling ng fresh na fresh, P-H-R-E-S-H, fresh. Diba? Uy, pero girls, tonight ha, excited ako dahil sigurado naman talaga na ang mga supporters nyo at ang mga fans nyo ay ready na marinig ang mga first and exclusive na mga malalaman nila tonight dito sa ating One Dream Grand Mediacon. Game? Yes po. Game na nga po ang Bini'S. Ngayon naman, susunod, kasama rin natin, of course, we have Mickey, Nate, JL, Jello, and Akira, Bgyo! Mabuhay! We are Bgyo! Hi, boys. Ay, sa boys na naging makikot. Hi, boys. Kamusta kayo? Okay lang. Ay, parang kayo din. Ganun din yung naging boss niya. Hindi. It's our second time na magkakilala at magkakwentuhan ng ganito kalapit. Kasi yung first time, yung nagkaroon tayo ng Star Magic contract signing sa hallway. Diba? Siyempre gusto ko malaman kayo na pangalawang beses ko nakita. Kasi ito sila Bini'S, nakasama ko na before sa isang napaka-special na event. Anong nararamdaman nyo for this upcoming concert na talaga namang first sibling P-pop group na magkasama in one show? Siyempre, sobrang saya namin tsaka nakaka-proud yung bawat isa kasi matagal na namin tong pangarap. And finally, isang milestone na naman yung maabot namin together as a group kasi sabay kami nagsimula. Yes. Super excited. Totoo, parang kami rin lahat excited. Alam nyo, ang saya-saya lang sa feeling na parang itong mga boys and mga girls na kasama ng Bini'S and Bgyo, kung dati nakikita natin yung struggles nila, yung mga hirap nila para iabutin ang kanilang mga pangarap. Pero ngayon, di ba, magsi-celebrate sila sa isang napaka-espesyal na concert. Ang sarap sa pakiramdam lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi lahat naman ng ito ay ginagawa ninyo para sa inyong pamilya, para sa inyong mga pangarap, di ba? Pero gusto ko lang din kayong i-congratulate. May napanood ako sa mix, parang last night or last
Monday, parang yung documentary mula nung nagkaroon kayo ng vaccination, nakita ko yon, nasilip ko yon, nakakahappy lang. Kasi sabi ko, ayan, tari, di naman talaga ni Lord, no? Alam niya may hosting ako, so pinapanood niya sa akin ito. Para magkaroon ako ng ideya. Diba, ang galing-galing lang talaga. Ang hirap naman ang upuan na to. Parang kundi, no? Patumba-tumba na ako dito, diba? Oo. Pero syempre, kagaya nga na nabanggit natin, mga kapamilya, sa lahat ng mga nakatutok, patuloy lamang po kayong magpadala rin ng mga possible questions ninyo. Gamitin po natin ang ating hashtag na One Dream Grand Mediacon at itweet nyo po yan sa amin. Malay nyo, mamaya ay basahin po natin yan. Pero syempre, nakabati na tayo sa ating mga viewers all over the world. Ngayon naman, sisimulan ko ang pagbibigay ng katanungan para sa Bini at sa BGYO. Unahin ko na ang tanong syempre para kay Joanna at kay Jello. For Joanna, ang tanong, kamusta ka? Sorry, hindi pala yun. For Joanna and Jello, ang tanong para sa inyo, ano ang pakiramdam na malapit nangang mangyari ang One Dream? Excited and kinakabahan po. Excited na syempre magkakasama na po ulit kami sa isang stage and big event po siya for us and kinakabahan po kasi ang dami po namin inaaral na pyesa and syempre gusto po namin maging pulido po lahat kaya may kaba po sa amin. Syempre. Grabe, ang saya lang na hindi mawala talaga yung kaba kasi kahit ang tagal-tagal mo nang ginagawa yung trabaho mo, hindi pwede na para maging kampante ka. Kasi once na makampante ka, parang 'di ba, na-feel niyo ba yun na mas doon po mapangit yung ano, performance. Tama. 'Di ba totoo? Tama. Pero yung kapag 'di ba totoo, yung parang ha, kaya ko na yan. Yung parang may yabang kang ganun. Parang pagdating doon parang walang pumalakpak sa iyo, parang ay hindi ko pala kaya. 'Di ba? Oo. How about Jello? Thank you, Joanna, baby girl. Para sa akin naman kasabay ng mga positive na emotions na nararamdaman namin. Hindi pa mawawala yung pagka-pressure kasi syempre malapit na tapos marami nga kaming inaaral and wala, kasabay nun is dapat maging happy lang talaga kami and enjoy namin yung bawat moment kasi minsan lang rin talaga itong mangyari sa amin. At ito ay simula pa lamang. Marami pa kayong mga tatahakin na mas malaki pa na mga stages, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa worldwide stage. Kasi sa galing na pinapakita ng Bini'S ng BGYO, ang sarap ipagsigawan na produkto po yan ng Pilipinas. Diba? Opo. Kasi talagang yung effort nyo, kanina po mga kapamilya, gusto ko lang sabihin, before we start our One Dream Grand Mediacon, pinag-uusapan po namin, kamusta? Ano na sa mga girls yung sa diet, if you have cravings, pag madaling araw, ganyan. Ang hirap kasi yung pagkain pala talaga nila, galing sa nutritionist nila. Hindi sila pwedeng kumain ng basa-basa at lumagpas dun sa weight. Pero sa boys, medyo mas hindi ganun ka-strict kasi kailangan nyo namang mag-gain, diba? Totoo. Naku, parang malapit ko nang sabihin talaga sa mga nagtatanong kung sino talaga ang aking baya sa BGYO. Pero hindi ko sasabihin ngayon. Abangan nyo, baka mapilit ako later. Oo. Thank you, Joanna and Jello. Susunod, eto naman. Alamin naman natin ang kasagutan mula naman syempre kay Gwen, kay Stacy at kay Akira. Ang tanong, can you guys tell us about your preparations? Dahil alam naman naming lahat that this is going to be big. Yes po. Yung preparations po namin for this concert po is to the next level talaga. Kasi grabe po talaga yung mga to the next level to na. To the next level po talaga yung yes. Effort po namin. Talagang kahit pagod na po kami, kahit sukong-suko na kami sa mga runs ng bawat ng mga pyesa namin po talagang pinupush pa rin po namin yung sarili po namin para may sound effect. May sound effect. Parang magkakaiyakan tonight. Ayun po. Grabe po yung binibigay po naming effort. Talagang kahit pagod po, kahit ayun, katulad ng sinabi ko po kanina, kahit sukong-suko na po kami sa ginagawa namin, iniisip na lang po namin na this is gonna be our first ever concert so talagang dapat maging worth it siya. Yeah. Bakit? Okay lang yung stage. Emotional na siya. Okay lang yung stage. In fairness naman, okay lang na mapagod. Okay lang na pagpakiramdam. Okay lang yun. Okay lang yun. Oo. Diba? Laban lang. Pag napagod, pahinga. Totoo. Waiter, isa nga pong wala. Parang tunog natin, parang nasa ano tayong lounge. Oo. Susunod. Oo. Si ano naman? Si Stacy. Ay, tapos na po. Si Gwen.
Sa akin naman po, bukod po sa physical and sa skills po namin, yun po, pinaghahandaan po namin. Pero yung puso po namin para dito, hinanda din po talaga namin. Kaya abangan niyo po yung concert namin. Taray, paano hinihahanda ang puso? Oo. Yung kapag ba ang puso music ay nasaktan, kaya pa nito muling magmahal? Wow. Background music. Hindi, iba yung background music. Parang, hey, darling. Hey, darling na yung Kemi, diba? Oh, yes. Inaalay po namin tong concert na to for our loved ones and for the Blooms, of course. And sobrang... Blooms and Aces. And for ilang years, sobrang naghirap kami for this. Kaya we're so excited na mapakita na po sa inyo lahat ng pinaghirapan po namin. Bongga, tama. Ipasahin kayo. Yes. Tamang-tama. Palakpakan naman natin sila. Oo. Yun yung lagi kong sinasabi kasi, di ba, na hindi mo talaga pwedeng sabihin na, sus, mga puro naman pa-concert, puro pa ganyan-ganyan. Hindi pwedeng ganun. Kasi alam mo yung dugot pawis at effort, hindi naman mapupunta ang Bini at ang Bgyo sa lugar kung nasaan sila ngayon. If not because they are exerting their efforts sa lahat ng bagay na ginagawa nila. They're very lucky kasi sila ang nandirito. Pero ikaw, if you're watching, tas gusto mo din na makamit yung katulad ng meron sila, wala kang ibang dapat gawin, kundi gawin silang inspirasyon at sundan yung yapak na ginawa nila para ma-achieve mo din yan. Yeah. Tama. With an tama. Kaya naman, Akira, susunod. Susunod. Ito po yung bali. Akira, yes. Ikaw. Preparations po siguro na ginawa namin bukod po sa ano rehearsals po, syempre. Actually, galing po kami sa rehearsal kanina and ibang level po ng rehearsals yung mga ginagawa namin. Parang lahat po ng prods na magkakasunod, sabay-sabay po namin ginagawa. And mga preparations po na, for example, sa mindset namin na kaya namin to kahit sabihin mong sobrang daming kailangan aralin, magkaibang repertoire sa isang araw. Parang nakakahilo siya, nakakapagod at the same time. Pero hinahanda namin yung utak tsaka yung sarili namin for the concert po. Kasi alam namin magiging sobrang saya lang nun kapag nandun na kami. Kaya po, ayan, kakayanin namin to. Totoo. Yeah, push. Ang susunod na spell repertoire. Sorry. Ang hirap ng repertoire. Next question po. Next question tayo. Charing lang. Hindi, parang talaga nakakahappy. No? Yan ang isa sa dapat abangan eh. Diba? Kung ano yung maririnig natin at ano yung makikita nating performances. Susunod para kay Aya, Colette at kay JL. Ano ang nilook forward ninyo dito sa concert na magaganap? Kasi madalas ang tinatanong anong nilook forward ang mga fans. Kayo mismo na magpe-perform, ano ang nilook forward ninyo? Is correct. Abante kayo. Okay. So, yung nilook forward po namin sa concert is yung makapag-perform na po kami together. Kasi tanda ko yung last na performance namin together is nung... Last year Christmas. Last year. Trainees pa lang kami. Tapos, yun nga. And Christmas mga, special. ASAP. Sorry. Christmas special. Pero yun, excited na kami na maipakita sa lahat ng supporters and sa family namin lahat ng mga pinaghirapan namin na performance, na pinaghirapan namin na nag-training kami and lahat yun talagang ginawa namin na may puso and ayun, excited na kaming ipakita sa lahat ng yun. Lahat ng yun. And excited din po kami kasi aside po sa may mga makakasama kaming mga makakollab po namin, meron din po kami ma-experience po na live band, backup dancers. So, yes, yun po yung siguro isa sa pinakabago namin ma-experience, Bini and Bgyo po. Wow. Yeah. And maganda din po itong concert kasi parang it's a culmination of our talents, yung mga pinagdaanan po namin kasi we started as a group and especially napatapos na po yung year, so we're gonna end this year with a bang. Oh, yung bongga, no? Yeah. Abangan nyo yan. They will end this year with a bang. Diba? Antaray. Ang saya-saya. Kaya alam ko, excited na rin lahat ng mga press at lahat ng mga invited natin ng mga vloggers and bloggers. Hindi lamang po mula dito sa Pilipinas bagkos hanggang sa international may mga makakapiling makakabonding tayo. Simulan natin yan, Justin. Sino ang unang magtatanong para sa Bini at sa Bgyo? Hi, DJ Jaiho.
Muli, maraming salamat sa ating friends from the media for joining us tonight. Tama ka, no? Galing sa iba't ibang lugar at probinsya sa Pilipinas at iba't ibang bansa ang ating invitees, ang ating friends from the media this evening. At para umpisahan ang ating Q&A, the first question will come from Australia, from In Life Magazine. We have Miss Mary Rose Salubre. Hi, Miss Mary Rose! Aussie, Aussie! Hello. Hi, hi, hi! Hi, good evening! Hello po! Hello po! Oh my God, you guys are so cute! Thank you for having me, by the way. Well, I've seen your, the way you are, you're very bubbly, you guys are very happy, and of course, very young, and I was just wondering, like other group, like for example, Spice Girls or Backstreet Boys or Pussycat Dolls, how do you keep yourselves, you know, like peaceful, wala kayong away, wala kayong inggitan, para kayo maging strong yung ano nyo, yung team nyo? How do you keep yourselves in a good group? Maraming salamat po sa tanong na yan at syempre handang-handa sila na sagutin po yan, ma'am. All the way from Quezon City hanggang dyan sa land down under Australia. Unay na natin from Bini. Kami pong Bini, syempre lagi po kaming nakasupport palagi sa brother group po namin and to each other po. Kasi yun nga, hindi naman need na makipag-competition and hindi naman natin may iwas talaga sa tao yung comparison po, pero ang mahalaga kasi kami mismo, hindi kami yung iniisip na ibang tao na parang, ay, baka may lamangan, ganun po. We just support each other, focus on our strengths po, and just keep improving ourselves po. Thank you. Maraming salamat. At syempre, ma'am, hindi magpapakabog ang mga nagagawang boy sa aking tabi. Sasagutin din po nila yan ng diretsahan. Hello po. Hello! Sa Bgyo naman po, since iba-iba kami ng pinagkalakihan, hindi talaga may iwasan mag-clash tsaka kahit close na kami as brothers. Pero ang nagkakasundo kami is kasi may same kami na goal tsaka hindi talaga nawawala sa amin yung communication. Kapag may nakikita kaming mali, hindi namin siya pinapalipas ng, alam mo yun, parang hindi namin siya, tinatapos agad namin siya sa isang araw. Yeah. And hindi rin namin tinotolerate yung mga bad habits, mga masamang gawain ng bawat isa. Oh, thank you. I think it's good to have someone that will actually have that, like a peacekeeper. Tapos syempre yung may leadership din, di ba? Kasi paminsan di talaga maiiwasan yan, lalo na pag mga pagod na kayo or something, tapos may mga konting, you know, aggressiveness. So dapat talaga, mayroon sa inyo talaga na magiging, kumbaga, leader na mag-pacifier, mag-appease, kung ano mo yung mga disputes whatsoever in the future. So, my second question is, if you are given a chance, of course, congratulations with your, you know, dream concert. Thank you, bro. My second question is, if you're given a chance to create an album, how do you convey to the young ones, what sort of music would you like to convey to the young ones? Hello, po. Hello. If we were to create an album and we would make music for the young ones, I think we would like to convey music or make music that would convey a relevant message that everybody can relate with, that everybody can feel. But like the light before, po, is like about finding the strength inside you. So something that young ones and people of any age can feel. But. Oh, thank you. That's a good answer. Thank you so much. And what about the ladies? Of course, the beautiful ladies. Ay, thank you po. Ay, hindi pala ako. Beautiful ladies pa. Actually po, nag-release po kami ng album po, na Born to Win album po namin. And meron po siyang, it's a 12-track album po. And yung nandun po, binigay na po namin lahat ng pwede po namin maibigay, iba't ibang genre po. Meron dong kinikilig, inspirational, meron dong About Us 8, and ano pa ba? Yes, yan. Yeah. And meron po dong iba't ibang language po ng Born to Win po. And I think, yun po, parang lahat ng pwede mong ma-feel nandun po sa album na po yun. Oh, thank you so much. And congratulations once again.
Hello. Thank you po. Thank you po. Ma'am, if you don't mind me asking, saan po kayo sa Australia? I'm from Sydney. Hello! Sa lahat ng mga taga-Sydney, mag-iingat po kayo dyan lagi. Nakakamiss. Sana kung pwede na ulit lumipad, makabalik tayo dyan for our TFC shows. Kasi last time nandyan kami ASAP sa ICT. Yes. At that time. Yes, I really hope you could guys come and hopefully next year, if that's possible. Yes, we'll hope to see you there po, ma'am. And thank you for joining us tonight. Maraming salamat. Alam mo, speaking of the album, di ba, yung dun sa Born to Win, tapos yung sa kanila, yung sa His Into Her nila, sobrang nakakatuwa, Justine, mga kapamilya, kasi yung mga awitin nila talaga, very authentic and nanggagaling sa puso. Kaya naman lahat ng mga fans nila, hashtag relate much sila. Di ba, Justine? So from Australia, sino naman ang susunod na magtatanong sa atin? Ayan, dadako naman tayo to Singapore. We have from Rated J, Jun Rigona. Ay, kachat ko yan! Yun! Hi! Di ba magkachat lang tayo ng isang gabi? Parang kagabi lang yun, actually. Oo, tama. Hi, Jun! Hello. Nice to see you here! Hello. Yes, nice to see you. Mamaya itatext ulit kita. Anyways, first of all, congratulations to Bgyo and of course, Bini. Ang Bini na interview na natin, I think, a few months ago. Congratulations, guys. Congratulations, ladies. Thank you po. Yung mga kaibigan ko na pag pinopost ko yung mga videos niya sa personal message, sa personal ko na account, sinasabi talaga nila na akala nila mga foreign yung mga kumakanta talaga. So, ibang level na talaga yung ating mga talents na Pilipino. Congratulations, guys. Congratulations, ladies. Pero Jude, bago ka magtanong, ang tanong muna namin, ikaw ba ay nasa tubig ngayon? O nasa... Kasi parang back... Actually, floating ako ngayon. Wow, naman talaga. Floating ako ngayon. Okay, Jude, okay. Take it away. Alright, sige. Question ko for Bgyo. Yung first album nyo na, The Light, picked at number one spot sa iTunes album charts few weeks ago. Nangyari ito hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba ring bansa katulad din dito sa Singapore. Ano yung masasabi nyo tungkol dito at sa tingin nyo ba, ano yung sikreto nyo bilang isang grupo? Hello po. We're very happy po na yun nga po, finally nakapag-release na kami ng album and 12 tracks din po siya and may mga different languages and hindi po namin in-expect na magbo-boom po siya, hindi lang po dito sa Pinas, pati na rin sa Singapore. And yeah, we're so grateful for our aces, for everyone, for our family, our friends, sa lahat po ng sumusuporta sa amin. And sikreto po sa success na yun, siguro yung hard work, yung passion namin and yung pagpupush namin siguro sa isa't isa, yung pagsuporta namin sa talento ng bawat isa. Yung pag may na-achieve yung isa, achievement ng isa, achievement ng lahat. Ganun po siguro. Suportahan po talaga. Right. Thank you po. And yung suportahan na yan, hindi lamang sa mga within the boys, pati rin yung mga sa kapatid nyo, di ba? Yes po. Sa Vini din. Yun. Congratulations sa inyo. So, okay. My next question to probably to both the groups. Halos dalawang buwan na lang at magbabagong taon na. O yan, 2021 na nga at matatapos na ang 2021. But before that, ano sa tingin nyo yung pinaka-best success, hindi nyo makakalimutan na na-achieve nyo ngayong 2021? Siguro aside from this concert, di ba? Siyempre, ito talaga, big time concert talaga to. Pero sa tingin nyo ba, ano yung biggest accomplishment nyo o pinaka-memorable na accomplishment nyo for 2021? June, bago nila sagutin, talagang big itong event na ito kasi 2 days ito, November 6 and November 7. Diba? Wow. Hindi lang, yes. Hindi ka pwedeng mabitin sa isang araw dahil may aabangan ka pa the next day. Wow. Parehas ba yung mapapanood namin sa 6 and 7? Yan ang dapat nilang sagutin. Yes. Sige. Yung concert po namin, two days po siya and magkaiba po yung ipa-perform namin for those days po kasi dito nyo makikita yung mga songs po namin sa album po na hindi pa po namin na-release ever. And fan favorites po. At nako, madami pong exciting po na guests po na makakasama po. And syempre yung collaboration po namin with their brother group, Bgyo po. So dapat pala mga Aces and Blooms, kailangan talaga bumili na rin ng dalawang tickets, yes, for po. 6 and 7. Ah, actually po, yung ticket po na bibili niyo po, access na po siya both two shows. Oh, yes. Po. Hi! Right. Bongga! Yes.
Right. Nakita ko nga yung poster nyo kanina. Tinitignan ko yung poster nyo nga. Yun. So yung tanong ko, ano yung pinaka-memorable na nangyari sa inyo for 2021? Siguro sa BGYO. In 2021, sobrang challenging for us and at the same time, madami rin pong blessings. And for us, we think na yung debut po namin ng both groups, yun po yung pinaka-memorable experience namin for this year. And also yung mga upcoming pa po, like our One Dream concert and the concert in Dubai, the 1MX, on November and December. O, diba? Punong-puno na talagang schedule nyo hanggang December na yan. Congratulations, guys. Congratulations, ladies. And we're all looking forward to your concert. All right, thank you very much. Thanks a lot. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, June. Keep safe and stay healthy. Shout out sa mga kapamilya natin dyan sa SG Singapore. Salamat. Shout out din sa iyo. Keep safe, everyone. Bye. Thank you po. Nakakatuwa, di ba, Bini and BGYO, hindi lang ang mga kababayan natin at mga mahal nating press from the Philippines ang nakakabonding natin. Bagkos, nagsimula nga tayo kasama ang isa sa mga mahal nating press from Australia, derecho sa ating kaibigan na si June sa Singapore, Justin. Mula naman saan ang susunod na magtatanong? Ayan, babasahin ko, DJ Jayo, yung question from Hong Kong. Ayan, kanina kasama natin si Sir Michael Vincent from Metro Broadcast sa Hong Kong. Kaso lang may... Ay, alam ko yan, Justin! Umere ako dyan no, nag-show kami nila Enrique for 7 Sundays before. Hi, Sir Mike! I miss you! Ayan, ito yung question ni Sir Mike, specific to JL na BGYO. Ayan, with upcoming concert, you've come a long way. Paano ka nagpe-prepare as an individual for this concert? And what do your fans expect? So, nagpe-prepare po ako sa pamamagitan nyo. Katulad na sinabi ni Aki, pinaprepare po namin yung mindset namin na kahit sobrang daming ginagawa, kailangan yung mindset namin is parang kaya namin to. Kahit sobrang daming inaaral, magpo-focus lang kami. And syempre, individually, ginagawa ko... Pag free time, nag-self-practice ako kasi may mga time na hindi talaga kaya isiksik sa training time. And then, pag magkakasama na naman kami ng Bini, doon naman namin pinapractice yung mga prods namin together. And siguro yung aabangan nyo sa concert namin is yung mga performance namin na hinanda. And syempre yung mga guests namin, which is si Ate Casey Critico and AC Bonifacio. Ayan, thank you, JL. Yung next question is for Aya and Colette. Same question. Paano kayo naghahanda individually at ano yung ina-expect ng fans sa inyo? Kami naman pong Bini po on how we prepare po for our upcoming concert po is nag-training po talaga kami. Every day, nagre-rehearse kami every day and kahit po, well, hindi naman po siya required, pero kahit po rest day po namin, we still train po kasi alam po namin na madami po talaga kaming kailangan aralin and gawin kasi para po sa Blooms, para po sa Aces kasi inaantay po nila kami. Yeah, and this concert is really big for us. So with that, it comes with a lot of big preparations din. Kailangan namin i-ready yung self namin, not just mentally but also physically. So for physical po, we have to sleep at least like 8 hours, tapos nagva-vitamins po kami, and then ano din po for mentally, like we kahit hindi po kami nakakalabas and nakaka-uwi, we do things, we have outlets that enable us to recharge, like calling our friends and families or exercise or do things that make us happy po. Thank you, Aya and Colette. Thank you po. Thank you po. Justin, bago tayo magpatuloy, grabe, ipagpatuloy din natin ang palakpakan na may kasamang hiyawan because we are number one trending. One Dream. Mediacon. Sa music naman, number 2 tayo. At syempre, meron din tayong number 3, ang hashtag One Dream Bini'S BGYO Concert. Grabe! Yan po ang ating live na update. Para lang po malaman ng mga viewers natin nanonood sa YouTube at sa Facebook, opo, nababasa po namin ang inyong mga tweet. Kaya keep on sending your tweets. Kagaya na lamang dito, sabi nila dito, congratulations Bini and BGYO
BGYO, excited na kami sa November 6 and 7. Sabi ng All About BGYO, gusto ko ang outfit at makeup ni Mama Jai, hindi nagpakabog. Uy, yeah. Iba din naman talaga. Sabi naman dito, yon. Inano nila, parang kinote nila yung mga pinag-uusapan natin. Kung kayo po ay may tanong din, kapamilya, pwedeng-pwede rin po kayo mag-tweet at babasahin po namin yan ng live na live. Justin! Ayan, DJ Jaiho, speaking of, no, nagpadala rin ng questions ang Tag 91.1 from Dubai. At ilan doon sa questions wow. na pinadala nila ay mula sa fans or listeners ng kanilang radio program. The first question is for Nate and Akira. Ayan. Ano ang favorite song nyo sa album ninyo at bakit? Hello po. My favorite song in the album is Sabay Po because it's very fun to dance to. It's very groovy. Ako naman po, ang favorite ko po sa album namin is yung Rocketman po kasi parang ang chill niya lang and sobrang patriotic niya. Parang kami ay Pilipino talaga. Yan. True. Ako naman po kapag ang pinaka favorite ko pong pakinggan is yung Kundi Man dahil kapag pinapakinggan ko po 'yan I feel comforted po. Bakit? Tinatawanan mo ko, Joe. Ako naman po favorite song ko sa album is Kundi Man and The Baddest. Di ba dalawa lang isa? And The Baddest kasi I like the overall concept of the song and nakapag-ambag rin po ako sa lyrics ng kanta. Yes. Anong nakakatawa dyan? Alright. Oh, for me po, my favorite is The Baddest because sobrang, for me, it's a bop po talaga. And it's a bop. The beat and everything, it's for me, it's perfect. Ganon. Okay. Pero, Yung second question naman niya, ayan, ito yung galing sa fans no, ng Tag 91.1. Yan, nagkaroon na ba daw kayo ng unang sweldo at anong unang binili ninyo? And after nakakatawa yung sa unang sweldo, di ba? Bago nyo sagutin yan. Di ba, Justin, aminin mo yan, in a professional way of yung pag-the-way ka mag-ask, di ba parang it's a no-no to ask the sweldo and everything unless you're very close dun sa tao talaga. Sa totoong buhay, ganun na, nakakahiya talaga magtanong about sa sweldo. Pero oo nga, magkano nga? Pero syempre, if they're comfortable answering naman the question or not, they will answer. But siguro, feeling ko wag nating pag-usapan yung about sa sweldo kasi syempre, iba-iba yan. Baka mamaya magkatampuhan pa, di ba? Oo. Kaya sa fans na taga-tag 95.1, oo, sa tag, pasensya na po, next question po tayo kasi syempre yung mga ganyang bagay, sa akin na, pag close-close na talagang ano na, rubbing elbows, gano'n. Check lang. Justin, I hope you understand. Love you. Ayan o, that question came from Mac Nate. Ayan. Yung second question naman from We Akirai. Ayan. After your two concerts, ano pa bang ma-expect ng fans yo this year? Pasabog na syempre yung concert. So. After po ng two concerts po siguro, expect nyo po na mawawala kami in a while kasi magpapahinga po muna kami. Pero wag po kayong mag-alala. Kasi po, for sure po, sa mga susunod Oy, pa na... Uy, totoo ba yun? Parang hindi ko kakayanin na mawawala kayo. Bakasyon po, babakasyon. Grabe yung magpapahinga. Bakasyon. Hindi naman feeling ko, Justin, yung sinasabi niyang magpapahinga or mawala. Kasi diba, parang may show sila from Dubai. Siyempre, they need to follow the safety protocols. Kailangan lang mag-isolate, mag-quarantine before sila bumalik. At magpapasko. Kailangan din nilang mag-spend time with family. Bakasyon po pala. Pahinga, rest, bakasyon po. Pero guys, buti na lang talaga. Thank you po. Pero yun po, huwag po kayong mag-alala po kasi next year po, for sure, marami po kayo ulit na pasabog and marami po kayong aabangan. Kaya po, tutok lang po kayo sa amin. O, ulitin po natin na hindi po sila mawawala. Opo. Bilang mga tao, mag-holiday din po sila. Ayan. Sa girls. Sa girls naman, favorite album and why? Yun din ang tanong ni Tag. My favorite song in the album is Here With You because I really love the message of the song. Ako po, kinikilig po kasi sobrang refreshing and cute po nung vibe niya. Ako naman po, na-na-na kasi very pangmasa po siya. For me po, same po kaya tiko ulit, kinikilig po kasi po, it's a chill and cute song. Ayan.
Ate Aya. For me po is here with you kasi it allows us not only to connect with each other but also to the blooms po. Ako naman po, actually sinabi ko kanina Golden Arrow, pero kinikilig na po kasi ang sarap niyang kantahin, tsaka yun, very, very catchy siya. Ako naman po, here with you because the song is all about our dream. Sa akin naman po, here with you din. Kasi whenever I hear the song, na-imagine ko na kinakanta siya with the Aces and Bloom. Yeah. Wow! Diba? Sa concert, kumaganda mo. Paano? Oh, 'di ba? Talaga naman kasi kung hindi niyo po naririnig dito po sa studio namin, may mga naririnig po kami na kami lang ang nakakarinig. Charest. Hindi, dito may naririnig kami back music. So parang nafe-feel nila at dinadamdam nila yung mga awitin nila talaga. So sinasabayan nila ng pabulong. Ayan. So Justin. Ayan, dumako naman tayo sa ating sariling bakuran from the number one music channel in the Philippines. Next, we have Bgyo Ai De La Cruz. Hi. Hello, Bini and Bgyo, and of course, my favorite, DJ Jaiho. Hello! I miss you! Beshi! Ano na, Beshi? Ano, kamusta ka na? Nagsikahan? Nagsikahan? Hindi, pero Ai, thank you for coming tonight sa napaka-special na event natin. Alam mo ba, bago ka magtanong sa kanila, gusto ko lang i-acknowledge, of course, Direk Lauren Jogi, nanonood po siya sa atin ngayon. Hi, Direk! Magandang gabi po sa inyo, Direk. Direk Lauren, hello! Last time ko nakita si Direk Lauren sa wedding ng sister ko. Hi, wow. Direk Lauren! Okay, so I will keep my two questions short. My first question is for both Bini and Bgyo. Now, we know it's very challenging to have special guests in concerts nowadays because, syempre nga, may pandemia. But thankfully, nandyan sina KZ, AC Bonifacio, and Critico to join you. But for sure, marami pa kayong ibang gustong makasama. So, if you were given a chance to choose three artists to join you in, let's say, your next concert, who would you want to learn from and share the stage with and why? So each group, bigay kayo ng tatlong artists na gusto nyo na makasama rin sa concert someday. Hello po. I think for our concert, our set of guests are perfect for us. But if there were to be another three, it would probably be BTS. Grenigo. BTS. Other P-pop groups as well. Zach Tabudlo. BTS, Inigo, and Zach Tabudlo. Uy, baka nakikinig sila ngayon. Oh, hi, BTS. Ay, nag-tweet! Nag-tweet ang BTS! Nag-tweet! Available daw sila. Sabi dito, ayan, OMG, noted. Oh, hindi ko na mabasa. Sorry. Korean. Okay, how about for Bini naman? Sa amin naman po, Bini, thankful kami na naka-collab namin po. Makakollab po namin yung three artists po sa concert. And we would love to collaborate with Miss Sarah G since she's a pop star royalty. And then si Miss Moira po because we really love her songs, her heartfelt songs, and how she sings po talaga. And Ben and Ben po. Kasi yes. As in, iba po yung feels na binibigay po talaga ng Ben and Ben sa amin. Feeling po namin, uuwi po na po kami. Yes. And yes po, hopefully po soon. Hopefully. Hopefully. And actually po, like, before we could remember na pagpa-uwi na po kami, pinapatugtog po talaga namin yung Ben and Ben songs. Because yung feels po ng Ben and Ben, every time they sing po. Yeah. Very comforting. Very comforting. Totoo. Ang ganda naman. Okay, so Ben and Ben, Moira, and Sarah G. Parang si Sarah G, nasa inyo naman na. Si Sheena. Diba? Nakuha eh. Alam mo pa. Tumalikod yun, siya. Tumalikod siya. Oh my God! Diba? Oh. Totoo. Isang tala naman dyan. Tresors. Pag nanonood ako ng Born to Win, I swear pang, uy, si Sarah G ba yun? Well, anyway, okay. Thank you for your answers. Now, my second question naman. By the way, congratulations, guys, kasi sa mix ngayon, sa Mix Daily Top 10,
tatlo doon galing sa inyong dalawang sibling group. So, wow. Andun ang The Baddest and When I'm With You by Bgyo. Tapos ngayon, Golden Arrow naman by Bini'S. So, grabe, 30% ng Mix Daily Top 10 music videos nyo. So, congratulations! Thank you po! Speaking of your music videos, Bgyo has had Liza Soberano na guest in their music video for The Baddest, di ba? How about you girls, Bini'S? Who would you want to join you in a music video? Oh my gosh. In behalf of Bini'S po. Kasi since sa Bgyo po, nakasama nila si Miss Liza. We'd love to collaborate din with Sir Enrique Hill. Nakumpleto nila ang Lizken. And the one and only Miss Catherine Bernardo po. And, Kuya Daniel Padilla po. Hopefully. Pwede lahat na po ng biggest love teams po. Pwedeng-pwede. Walang imposible yan. Kasi kayo naman ang mga ano eh, the hottest T-pop group on the Philippines, di ba? Why not? Oo. Andyan pa ang Don Bell. Of course, our very own. So, tingnan din natin. So, sige, we will be looking forward to your future music videos. But for now, congratulations. Ang dami talagang bumoboto na fans ninyo sa Mix. So, lastly na lang, anong message ninyo sa lahat ng mga fans na araw-araw talaga, tsinatsaga nilang bumoto sa mixph.com for your music videos to enter the Mix charts at para patuloy itong tumaas. Let's start with Bgyo. Yes, we just want to say thank you to all the aces out there for all the hard work kasi di namin ma-achieve yun lahat without you guys. So we love you. Thank you so much and take care of your health. Thank you. And Bini'S. Yes, so thank you so much, Bloom, for all the effort that you've put on us. And we always see your messages, we always see your tweets and how much you love and support us. And like what we always say, you are our Bloom and we are your Bini'S. Woo! Alam mo, meron akong kilala, artista din. Tapos nag-message siya akin. Kasi after ko ma-interview ang Bini'S, tapos gandang-ganda siya sa'yo talaga. Sabi niya, Mama Jai, pwede ba? Tawag dito. Sabihin mo naman, video greet naman. Pero di ko papangalanan. Oo, pero di ko papangalanan. Mama, ayaw ko. Magkikahan tayo, ha, Jai? Tawagan mo ako, ay. Look mo yan. But anyway, thank you so much, Bini'S, Bgyo, Jai Ho, and of course, the whole team. Maraming salamat. Maraming salamat! Our resident VJ, VJ Ai, na mahal nating lahat. Siyempre, Justin, grabe no, iba yung level. Parang ang saya ng ganitong klase ng presko natin na talagang live na live. Magkakasama, nakikita-kita, unti-unti. It's a very good sign, di ba? Para kung dati sa Zoom lang tayo nakikita-kita, ngayon may pagganito tayo. I know, hanggang sa mga susunod pa, kapit at dasal pa, pati po ang mga press natin ay unti-unti makakasama din natin. Diba, no? Totoo. Keep on tweeting, mga kapamilya, na babasa ko po lahat ng mga tweets ninyo. Kaya maraming salamat. Justine, after ni Ai, sino ang susunod na magtatanong? Ayan, we have a Nicole Flores of WhatsApp.ph. Nicole? What's up, everyone? I'm Nicole! Merry Christmas again! Thank you po. Thank you. So, I'm Nicole Farspa from Azov.ph. And first of all po, congratulations for the both group, Bgyo and Bini'S po. So, my first question po is for Jello Rivera. So, hello. Hello po. So, now that you are achieving your dreams, are you comparing your group to K-pop artists? Or you are not thinking that way because you want to have your own identity as a group that is not associated with the K-pop industry po? We don't compare kasi may sarili naman po kaming identity. Pero when it comes to K-pop artists, hindi naman natin madedeny talaga na sobrang talented nila tsaka sobrang patok siya sa buong mundo. And siguro tinitreat namin siya as healthy competition kasi hindi kami nagsasettle dito sa local scene lang and wala, yun yung gusto naming goal ever since is to go worldwide. Yan po. Thank you po. So next po for Joanna po, Miss Joanna. So how does it feel that you are reaching your dreams together with Bgyo po? Like, nakaka-distract po ba kasi marami kayo or masaya po kasi marami kayo? Medyo charot. Hindi po, syempre masaya po. Pinag-uusapan nga po namin kanina ni Kuya Jello na bakit ganun, hindi ganun kapagod kahit whole day yung training. I mean, nakakapagod siya pero unlike
before, nakapag sarili-sarili lang nagtitraining, ang bilis agad mapagod. Pero nung magkasama kami, wala eh, ang bilis ng oras, hindi namin namamalayan na, hala, uwian na pala, ganun. Pero pagod. Siguro kasi, ayun, nag-enjoy lang kami sa ginagawa. Tsaka iba talaga yung feeling pag may kasama ka na, di ba? Kasi yung lagay natin before na bawal talagang lumabas kasi nga sa pandemic. Pero ngayon, unti-unti na nga nag-improve. Like what DJ Jaiho said, yes, masaya, masaya po. Wala na pag-break time. Naku po, ang ingay-ingay po. Yes po. Nicole, gusto ko lang dagdagan. Sorry to Cathy. Gusto ko lang dagdagan. Yung sa kinikwento nila, alam mo na, realize ko lang, no? Talagang living proof ang Bini at saka ang BGYO na kapag may pangarap ka, walang makakapigil sa'yo kahit na ano pa man. Diba? Despite of what we are experiencing right now, the pandemic, the shutdown, diba? Pero still, ang dami pa rin ang tumangkilik at nagmahal sa kanila kasi pinapatunayan nila na hanggat hindi ka titigil na abutin ang pangarap mo, makakamit at makakamit mo ito. Wow! And I thank you. Uh-huh. Contest. Thank you po. Ano po, I have a last question po for the boot group. Ano po, sa tingin niyo po ba malaki po yung contribution niyo sa pagbibigay buhay ulit sa P-pop industry po? Yes. Malaki ang ambag, ganon. Oo. I think lahat po, lahat po kami, hindi lang po kami, all of the artists po nakapag-ambag in the P-pop scene. So I think we all just do our best to make our music known around the world. Yes po. Parang we're here po to share our talent po eh. Yun lang po talaga yung main goal na iniisip namin. And we're so happy po na nakikita nyo kami na parang yun po, nakakapag-ambag po sa P-pop scene po. Kaya po, maraming maraming salamat po. Yes po. And malaking responsibility po yun. Pero we will do our best po, Bini and BGYO, para makakontribute po kami sa P-pop po and madala po siya sa international scene. Yes! Yes! Ganda ng pasok ng music. Totoo, matchy-matchy. Yes. Actually po. Thank you po. Keep your passion burning po. Thank you po. Yan, maraming salamat sa iyo, Nicole from whatsup.ph. Justin, sinong susunod? Next set of questions will come from Albert Brian Abilido of Chicanes Avenue. Albert from Chicanes, bago ka magtanong, Mare, kung kanina number 27 tayo, trending worldwide update, tayo po ay nasa number 19 na po ngayon. Wow. We are trending 19 worldwide na po tayo. Oo, ang One Dream Bini'S BGYO concert. Thank you po. Thank you po. Thank you so much po. Hi po. Hey, mabuhay. Congratulations. Everyone, we look forward already to your concert. Yung first question ko po is for BGYO JL. Ayan. So, yung question ko is, what is the recent problem you had na you attend? Ano yung recent problem you had wherein you are very grateful sa presence ng mga brothers mo sa BGYO kaya nalagpasan mo yung problema na yun? So, siguro yung pinaka-recent problem ko po is yung nalungkot ako dahil na-miss ko yung family ko, yung mga friends ko, siguro na homesick ako. Pero grateful ako na nandito yung mga kapatid ko na inaaliw nila ako, pinapatawa lang ako, and yung nagkakwento lang ako sa kanila kung ano yung nafe-feel ko, and kinocomfort naman nila ako. Bakit? Totoo naman, di ba? May tanong ako, Albert. Kasi habang bago siya sumagot, nagtawanan ng mga girls ng Bini. Bakit kaya sila? Oh, yun din ang tanong ko, Albert. And bakit kayo natawa, girl? Hindi po, pag-fan po kasi ng camera kay Kuya Jay. Nakatulad lang po si Kuya Jay. Ah, okay. Natawa lang po kami. Akala ko merong pinagdaanan talaga na talagang isi-share. Yes. Anong nakakatawa dun, Jo? Wala naman. Joke lang. Pero yun po, sobrang grateful ako na kasama ko sila and tinutulungan. Tawa kayo ng tawa pag ako kayo nagsasalita.
May langaw ba sa mukha? Hindi, kaya kami natatawa kasi binibigyan mo kami ng ano, ng brightness. Brightness. Yung pagka nagsalita ka, parang iba yung kilig na nararamdaman namin. Di ba, girls? Yeah. Tiyari. Thank you, mo. Hoy! Tama! De, thank you po sa mga kapatid ko. Mahal ko kayo. Oh my, we love you. I love you, kuya. Anong tawag nito? Parang isa rin kami sa recipient nung happy, ano yun? Happy vibes na natatanggap namin mula sa inyo. Especially sa mga TikTok contents din yun. Na, wow! Thank you. Thank you, bro. Ayan. And yung last question ko naman is for, ano, sa Bini kay Sheena, dear na, ano, now na parang na-witness din yo yung mga beauty queens when you perform during the Miss Universe coronation, ganyan. Somehow ba na-entertain mo rin yung thoughts na parang gusto ko din sumali? Ganyan. May ganun bang factor? Or maybe other girls as well na parang napapaisip na din na gusto nilang sumali sa isang beauty pageant at that level? Opo. Honestly po, for me, I can't imagine myself joining any pageants po kasi it's not really my thing po. Pero I believe some of the Bini members here po are my future po sila sa pageant po, just like Bini'S, Taco, and Bini'S, Stacy, and Bini Aya, and Bini Joanna po. They have a bright future po when it comes to this. Wag po kayo maniwala. I guess po. And Bini Gwen. She's ano, more on modeling kasi si Ate Gwen Runway. Yes po. Ayan, so to those girls na you've mentioned, anong tag nung nagpe-perform kayo for Miss Universe, ano yung nagpumapasok sa utak ninyo na parang sasali rin ba kayo or pan? Nung nag-perform po kami for Miss Universe, we were really grateful kasi as like for me, I used to be pageantera before, so in a way na na-fulfill ko pa rin yung pangarap ko by being there, even if na right now hindi muna pwede kasi I'm in Bini, but we never know, baka in the future pag pwede or why not. Opo. Go, go clear. About the other one, may isa ka pang minention, Sheena, di ba? Yes. Opo. Po. Habang nagpe-prepare po kami for Miss Universe po, ang tumatakbo lang po sa isip, oh my gosh, totoo ba to? Kasi parang dati nanonood lang po ako and who would have thought na parang nalayo ako sa parang sa passion ko na yun nung pumasok po akong Bini. So ayun po, hindi ko naman po in-expect talaga na nasa Bini na po ako. Makaka-perform pa rin po ako sa Miss Universe Philippines. Yes. So I'm super grateful po for the opportunity. Yeah. Well, we look forward na kayo din rarampa at that level. Oy, congratulations to both groups and more power. Thank you for ano, pinabobongga ninyo yung Pinoy music with your presence. Thank you, Justin. Thank you po. I love you, Chickeness Albert. Thank you so much sa iyo. Magbasa lang muna tayo ng mga tweet mula sa ating mga kapamilya na nakatutok sa atin all over the world. Sabi ni Lee, Jaiho, pakisabi naman sa BGYO at sa Bini, mahal na mahal namin sila. Andito lang kami hanggang dulo at proud na proud kami sa kanila. Yan ay si at Yakeru _ Lee. Samantala, sabi naman ni A21NYLL. Parang password yung pangalan. Sabi niya, Bini and BGYO, tama po. Walang makakapigil sa pagbulusok ninyo na maabot ang inyong mga pangarap. Andito lang po kami para suportahan kayo. Sabi naman dito ni Mark Francis Riel De Vera, Hi Jaiho, can you ask Bini and BGYO if they're given a chance to have a dream concert with live fans, Blooms X Aces in the arena, how do you describe it? Ah, so parang collab instead of collaboration with artists, collab with sa mga Aces at saka sa Blooms. Oh, 'di ba? Pag-iisipan nila 'yan kasi siya parang on the spot yung tanong na 'yan, no? So pag-iisipan nila 'yan. Mamaya babalikan ko po 'yan. Pero alam nyo ba, bakit hindi ko kaya gawing ano,
parang mag-concert na kaya tayo ngayon, Justin. Total, nandito naman na ako, di ba? Kasama ko naman na sila. Why not? For the first time ever, hindi via Zoom ko sila papakantahin. Wow. Ay, girls, eto ako lang to, ha? Baka naman, sana naman, mapagbigyan nyo naman ako. Kasi sa Zoom, pinapasample ko kayo, di ba? Yes. So, pagbibigyan nyo ba ako ngayon ng live na live? Sure. Kasi kung pagbibigyan nyo ako ngayon, talagang, this is the most memorable day of... Let's start with, unahin na natin. Uy, sampulan. Uy, sasampulan tayo, guys! Oo! Ayan, sisimulan tayo ng Bini! 5, 6, 7, go! We go tonight to borrow. We go, this golden era. Dance till midnight, nobody knock. We go, this golden arrow. Wow! Palakpakan natin, girls! Nagbunga talaga yung training-training. Kasi remember, hindi, di ba, nakwento nyo sa akin dati na hindi lahat kayo talaga mga singer. Di ba, mas marami sa inyo ang talagang dancer, gusto mag-artista. Pero ngayon, yung blending ng boses ng isa't isa as one, di ba? Paano yun? Uy, ka, paano yung ganun? Sali po kayo sa amin. Hindi ko kaya. Kayo na lang. Doon pa lang sa pagkain, no, na may nutritionist kayo, te. Hindi ko kakayanin yun. Kayo lang ang may kaya noon, oo. Girls, ang galing-galing. Nakakahal. Thank you po. Totoo. Sa Bgyo naman, boys, go. Galingan nyo to. Para to sa Mama Jay nyo. Para sa akin pala. So now and forevermore, I'm yours. 'Cause I like who I am when I'm with you, and I like those little things that we do. Baby, nothing in this world compares, this feeling is true. And I like the way I am, baby, when I'm with you. Wow! Ang galing! Iba pala yung feeling talaga, no? Pag naririnig mo na ng live na live, parang, thank you, Lord, dito ako. Wow, okay. Eto na, yung mga nakatutok sa atin, sabi ni Abby Maria, ang ganoon pangalan na, Abby Maria, sabi niya, hashtag deserve. Sabi naman ni Sarah Jane Berha, sana po mabasa niyo ang comment ko. Ayan, nabasa natin ha. Eto naman si June Tarayo, kapamilya talaga tayo, period. Estefa April Can, we love you all. Ayan. Keep on sending your comments at mag-tweet lang po kayo na mag-tweet. Kung nasa 19 na po tayo sa worldwide trending, I'm sure mamaya talagang papalo tayo sa number one worldwide trending. Kaya ituloy natin ang tanungan. Balik sa'yo, Justin. And for our next set of questions, DJ Jayo, we have from One News Philippines and TV5, si Bon Belenario. Bon? Hi, kapatid! Hi, Jayo! Good evening! Hi, guys! Hi, BGIYO! Hello po! Hello po! Congratulations in advance dito sa concert ninyo. I'm sure this will be a big, big hit for you guys. So siguro yung una kong question ay para sa BGYO, Jello. Jello, ang paano nyo hinahandle yung sitwasyon wherein nakukumpara kayo sa ibang P-pop group din? Actually, kapag nangyayari yan sa amin, nag-uusap-usap kami and pinagkakantuhan namin yung mga bagay kung saan kami nagsimula. And parang nagkakantuhan kami because para ma-remind kami kung saan kami dapat grateful, dapat mag-focus kami sa sarili naming grupo. Ito, follow-up. Napipressure ba kayo or you use that comparison para mas ano pa, mas ma-push hard and to inspire, to be inspired pa? Yes, kasi yung mga pinagko-compare naman sa amin ng mga grupo, nakaka-inspire naman din kasi talaga sila and sobrang talented nilang lahat. Tsaka, wala, parang sarap lang isipin na lahat kami aangat. Correct. Para sa OPM at para sa PM. Yes. I guess same question goes for Bini, no? Joanne? I think Joanne can answer. Opo. Joanna, sorry. Kapatid,
kayo sa Bini, how do you handle the situation wherein nakukompare kayo sa ibang girl groups? Like what I said earlier po, hindi na naman po natin may iwasan yung comparison po or hindi na po natin maaalis po sa tao. Pero yung ginagawa na lang po namin, we just focus on our strengths, we celebrate other people's successes po, and yung competition kasi hindi po yung hinahanap sa ibang tao, dapat sa sarili mo yan. And yes po. Yes, good attitude. Yeah. Tama, yes, tama po. Yan, tama yan. Nakakatawa yung June. Oh, nakakatawa yung good attitude, girl. Parang nagsuzoom lang talaga tayo na, alam mo yan, girl. Parang gano'n. Para unti-unti na nating lasapin na sana hopefully magkita-kita na tayo in person. Tama! Sana. Salamat guys, and again, congratulations in advance and kudos to all of you. Thank you, Jaiho. Salamat. Thank you. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Nakakatuwa, pinagbubulungan nga namin dito ang mga nakaka-bonding nating mga press people. Madalas sila din yung nakakasama natin mula noon, diba? At hanggang sa mga oras na to, nandyan po kayo. Kaya maraming salamat mga kapamilya, mga kapatid at mga ka-A to Z, diba? Justin, sinong susunod? Ayan, ang susunod na magtatanong is from wasup.ph. We have Shanley Zamora. Shanley? Ayan, hello po. Hi. Hello po. Oh, ayan. So first of all, I would like to thank everyone po for having me here and congratulations in advance for making this far, Bgyo and Bini. And ayan, so the first question po na i-ask ko is for Nikki from Bgyo po. Ayan po. What do you believe is the most difficult yet memorable part of rehearsing for the upcoming concert po dito sa ngayon pong November? Siguro po for us, most of us po, yung pinaka-memorable po pa sa practice is yung busy schedule po. Kasi we train every day na po talaga. We rehearse every day and hindi po namin maiwasan na mapagod and mag-breakdown. And syempre, it's all part of the process and we just enjoy the process and we trust the process. So we just do our best for all the aces out there and to our family. Oh, that's an interesting answer. That's an interesting answer po. No? And with that answer, I'm sure the aces will be anticipating the concert more po. And for the second question, for Maloy and Mika po, how do you define teamwork based on your personal experiences po as a group since you guys have debuted po noong June 11? Sa tingin ko po, sobrang halaga po talaga ng teamwork po sa group namin kasi dun po parang mas nabubuo po yung chemistry ng group namin and with that po, mas makaka-accomplish po kami ng mas maraming bagay and mas na-maximize po namin yung oras po namin together and mas nagiging strong po yung bond namin. Yes, and since we are a group, we really need the teamwork so that we can be successful in all of the obstacles that we face together. And we should always be humble, of course. Ayan, thank you po sa mga answer nyo. And for the last question po, for the both group po, if you're about to rank between 1 to 10, how excited you are po sa upcoming concert? 10! Yeah. Oh. Thank you so much po. And yun, lastly po, I would like to congratulate you guys for the upcoming concert po. And we'll be rooting po sa inyo. And congrats and good luck po. Thank you. Thank you. Salamat. I like your hair. Yeah. Thank you po. Oh my God, color green pala yung po. Yeah. Yes. Cute. Oo, wow. Maraming salamat sa iyo, kaibigan natin mula sa wasup.ph. Ayan, Justin, sino naman ang susunod na magbigay ng katanungan para sa Bini at sa Bgyo? And kasama natin from the Philippine Star, Miss Charmy Joy Pagulo. Hi, good evening. So good much po. Yes, question ko is for Miki and Mika. How do you envision Bini and Bgyo a few years from now? Well, for me, I envision our groups. We already are
performing internationally, and we already have even more supporters. Our fan base even grew more, and of course our fan base is of course united too, and very, very just peaceful. And I think that even though we have achieved a lot already, in the future we still would want to achieve even more. Yes, same din po with Mika kasi gusto din po namin sana po in the future po, a few years from now, mag-unite na din po yung mga aces, and hopefully we get to perform around the world. Hopefully wala na din pong pandemic and we get to win awards for everyone. Wow! Yan lang. Thank you and congratulations. Maraming salamat, ma'am. Thank you so much po. Ayan. Siyempre, ang saya kasi iba nating mga viewers habang tayo ang background. Nag-tweet sila, sabi nila, ang saya-saya niyo pong panoorin lahat. Thank you po sa event na to kasi habang nagdi-dinner daw sila, tayo ang background nila. Oo. Sana all nagdi-dinner. Totoo kasi nung nabasa ko yun, parang biglang kumalam yung sikmura. Parang nilalasahan ko na lang yung dinidinner nila. Pero hindi, okay lang po yan. Mas okay po kami na nabibigyan po namin kayo ng inspirasyon at ng ngiti sa pamamagitan nito kahit magkakalayo tayo, mga kapamilya. Justin? Ayan, dumako naman tayo sa Cebu from Banat News. We have Sanden Anadia. Sanden? Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Maayong gabi sa tanan. Yes. Ang tanong ko ay para kay Maria Queen, Arsita, at kay Mickey no, ng Bgyo. Yung sa mga past presko natin, grabe yung ka-proud no ni Lauren Jogi no sa Rick Lauren Jogi. Yes. Sobrang proud siya no kasi grabe talaga yung pagsikat ninyo. Meron ba kayong mga advice or mga mensahe galing kay Direk na hindi ninyo malilimutan? At masabi natin na very effective talaga yung mensahe na yon or advice na yon. For us po, lagi po sinasabi ni Direk Lauren na always be humble and stay grounded and respect everyone around you kasi yes, yan ba po. Tsaka huwag pong kalimutan lumingon sa pinanggalingan po, pinaka-importante. And takot sa Diyos. And sa amin naman po, Direk told us din na to keep the fire burning kasi especially that it's not just for this year, it's gonna be plenty of years to come pa that we have to work together. So for us to be... to produce more, we have to keep the fire burning. We have to know how passionate we really are. Para we are always thirsty for more achievements to come in the future, hopefully. Yes, well, thank you. Wait lang, may very special guest tayo nandito ngayon sa studio live. The live we have AC Bonifacio and Darren! Guys, in-expect namin kapag bibisita, may dalang pagkain. Ay, wala kayong dala, kundi face shield pa din. At least naka-face shield. Uy, bumati naman kayo, AC and Darren. Ayan. Oo. Same sila ng damit ni Jello. Ngayon. Same sila ng damit ni Jello. Ngayon. Tabi kayo. Oo nga, parehas kayo ng damit, Jello. In fairness, ibig sabihin lamang po niyan talaga nga naman, maganda ang quality ng damit. Pamain na lang, ano, OG ba? Nag-live selling. Ayan, Darren and AC, enjoy kayo dito sa panonood. Ayan. Darren, na-enjoy kayo sa panonood. May entrance pala. Ay, parang sweetness overload yun. Bakit ganon? AC, oo. O, pero teka lang, sige, tuloy natin. Ayan, sir, sorry, natuwa lang kami kasi may bisita kami dito. Oo. Oy, bakit parang nasasaktan ka? Oh my gosh, nasasaktan ka ba? Na nakita mong may nagtatanong from Cebu tapos in-acknowledge ko sila? Okay lang siya. Okay. No comment. No comment. Ayan. Sir, ano po yun, sir? Okay, yung second question ko po ay para kay Jello at kay Gwen. Alam ko na experience yung mga
physical activities or physical mga guesting you before, gaano kahirap yung preparation ng isang digital event or isang digital concert? Or gaano ka challenge ng isang digital event yung preparation niyo? Siyempre, challenging siya kasi usually kapag may mga live shows, doon ka talaga nakapulot ng motivation tsaka nung fire para hindi ka mapagod sa performance from start hanggang dulo. Siguro yun yung challenge tsaka... Yeah, yun lang for me. Naging challenge lang po siguro din yung... Kasi... Ay, actually... Ano ba? Nasabi na niya kasi... Yung technical, yes. Actually, minsan po kasi nagkakaroon din ng technical difficulties. Ganon. Yun po siguro. Maraming salamat and congratulations po sa iyong upcoming concert. Thank you po. Maraming salamat sa iyo dyan, kapamilya. Uy, bago ko umalis, Sanden, wala ka na. Sanden, bago ka umalis, kamusta kayo dyan, mga kapamilya natin sa Cebu? Okay naman kayo? Yes, okay lang. Yung level alert level 2 na po. Alert level 2, pero mag-ingat pa din ha. Hindi ibig sabihin na alert level 2, wala na ang pandemya. Sanden, ikaw nang bahala dyan sa Cebu na ipakalat November 6 and 7 ang One Dream, ang Bini'S ang BGYO concert, okay? Yes. Maraming salamat sa mga kababayan natin all the way from Cebu. Justin, sinong susunod? Ayan, from starcinema.com naman, kasama natin si Humility Javier. Humility. Ang ganda ng pangalan, Humility. Hi, Humility. Hello, everyone. Hello. Thank you po. Thank you for having us all here. We're really enjoying this Mediacon. So for Akira first, my question is for you. So being part of BGYO, you know, the fast-rising K-pop boy group of this year, have you had any experiences where it really dawned on you that you're really popular now, that you've really made it big? You know, can you cite specific moments where you realized that? Actually po, for me po, nare-realize ko po siguro nung napanood po namin yung One Dream, the Bini and BGYO, the journey po dun sa I1TFC po. Parang nare-realize ko na ang dami po namin pinagdaanan and may mga nakakakilala na po talaga sa amin. Pero marami pa po kaming kailangan i-improve po sa sarili namin. Like our skills po, yung dynamics namin as a group and yun po. Actually, hindi ko pa po nakikita yung sarili namin as a super big group po. Kumbaga, marami pa po talagang challenges kami haharapin. Oh, wow, super humble ng answer. Thank you, Akira. My next question is for Gwen and Sheena, if you'd like to answer this. What's it like to debut in the middle of a pandemic? Is it because, you know, how is it like to train, to perform, to promote your music all in a different setup? And everybody, the world is collectively going through these challenging times. So how is it like to bring your music into that? Well, preparing po for our debut in the middle of pandemic was not easy po, not only for us Bini po, but also for the management. We had a lot of trainings po virtually, both vocal and dance. And one time din po na quarantine din po kaming girls, like isa-isa po kaming kwarto po sa bahay. And there's sometimes din po na we had our personal problems po, like sa family, sa health, ganun. That's why sobrang hirap po ng pandemic po for us po. Sa akin, just like what Sheena said po. Sheena. Just like what Sheena said. Being David in the middle. Yeah, being David in the middle of the pandemic was really challenging po for us. Kasi ever since ini-imagine po namin na mag-debut with live audience and ma-meet po yung mga supporters namin kapag nagpo-perform po kami. But then, unfortunately, because of the pandemic, hindi po namin magagawa yun. Yeah, and but kahit ganun po yung setup,
still sobrang worth it pa rin naman po. Kasi, you know, alam naman po natin lahat na everybody is having a hard time, but we're happy to know na yung ibang tao po, isa po kami sa dahilan kung bakit masaya sila at nakakapagpasaya po kami ng tao. Wow! Thank you, girls. Thank you, Mama Dari. Thank you, Nak. Humility. Thank you, po. Thank you, po. Humility. Anong nickname mo? Yumi, ganon. Or Liti. Liti. Ancharo. Liti. Parang Yumi na, Nak. Hi, Liti. Yumi. Yumi. Nak, keep safe, ha? Ingat ka. Congratulations po sa inyo. Ace at Bloom po ako. So, looking forward. Thank you po. See you soon. Manood ka ha, November 6 and November 7. Maraming salamat sa'yo. Alam mo, grabe nakakatuwa. Lahat ng mga viewers natin, enjoy na enjoy daw sila kasi napaka-chill lang daw ng kwentuhan natin tonight. Nag-aabang ako ng mga matitinding katanungan pero feeling ko dahil sa pagmamahal nila sa Bini at sa BGYO, talaga namang full support sila sa upcoming concert na ito. Justin, sino ang susunod pagkatapos ni Humility? Tari, ayan. Parang eviction, no? Sinong susunod na lalabas, Justine? Ayan, kasama natin si Miss Josephine Bonsol. Mommy Jo! Hello! Mommy Jo! Hello, Jai! Hi, ma! Uy, kamusta dyan? Sa ano ka, Aurora Borealis? So happy. Mo dito sabihin, nasa ano ka, Andrea Brillantes, Aurora Brillantes, kaya tawag mo sa kanya. Sorry. Mommy Jo, how are you? I miss you. I want to be as sexy like you. Sana pumayat din ako. Anyway. May wala to. Ang gagwapo ng mga Bini at ang gaganda. Ay mali. Ang gwapo ng mga Bini at ang gaganda ng BGYO dapat, mami. Sorry, ganun talaga pag matanda na mga lola, pagpasensyahan nyo na mga bata. Anyway, dahil matanda na ako, ang tanong ko, and I hope, sana masagot ng bawat isa, each of the Bini, or some of the Bini who wants to answer lang from the Bini and the BGYO, what particular classic song do you still sing until now? Yung mga tipong lumang-luma na hanggang ngayon, kinakanta nyo pa rin. Start na kami. I'll go, yes. Mix. For me, I really like the song Fly Me to the Moon. Yes. Pasapo naman ang konting Fly Me to the Moon, Mami Jo, diba? Kasi syempre. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ang ganda. Thank you, po. Ang ganda. Sana lahat, no? Parang yung lalamunan, may sariling auto-tune. May settings ganda. Na. Ako lalagyan ko pa ng reverb yan, eh. Pagka ganyan sa akin. Sa kanya, ganda. Meron po ba iba? Ako po, yung mga kanta po ng Air Supply tsaka yung Journey po. Favorite ko yung mga kanta ng Air Supply. Kapag nagiinuman yung tatay ko tsaka yung tito ko, pinuplay nila yan. Oo. Yan po. Totoo. Pasample ako na ng isang Air Supply na. How they run into the midnight sun. Ganda. Please go round and round. You're on my mind. Ay, ang ganda din. Yan yung mga tugtugan. Sisig naman dito. Parang gano'n. Oh, bongga. Next. Gusto niyo, Mami Jo, dahil marami sila, ipa-burn ko na lang. Tapos, joke lang. Next po. Ako po, kahit anong pakanta po ng Eraserheads po. Ay, ligaya. Maganda. Ay, yung ilang awit. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Isaw pa ba ang kakaiyak? Tama. Isaw is correct. And this is the Cindy. Yes. Go, she. Gusto ko talagang itanong, bakit may patusok yung upuan ko? Para sa bang? Ako po, can't take my eyes off you. Ay, ang ganda din yan. Pang mga pang, ano, nagpo-propose. Ganon. You're just too good to be true. Woo!
Can't take my eyes off you. You've been having to touch. I wanna hold you so much. Alpo. ako naman po, I really love classic R&B songs. I've always loved Officially Missing You po na song. Alam na alam po nila to, yung fave ko. Yung tao. Yung tao. All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain, I feel it won't go away. And today, I'm officially missing you. Yay! Wow, so sweet. Ako naman po, Close to You po by Carpenters. Wow, go. Why do burns suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Wow. Ako naman po, Kundiman by Bgyo. No. Moon River by Audrey Hepburn. Sample ba? Okay. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style away. Sa akin po, pareho kami actually ni Ate Maloy, Carpenters. Yeah. Only yesterday when I was sad, when I was lonely, you showed me the way to live the past and all those tears behind me. Tomorrow may be even brighter than today. Diba? Since all through the sun is away, only yesterday. Tuwan-tuwa si Mami Jo. Habang kumakanta ka si Mami Jo, napapaganan talaga. Di ba, Mami Jo, nasa edad talaga, no? Yes. Charot. Charot lang, Mami Jo. I love you. I love you, Jai. Yung PGYO naman, please. Sabi sa'yo, Mami Jo, papaburn na lang kita. Sige, sa BGYO naman, tingnan natin kung sino naman yung mga influence nila. Starting with Kuya Aki. Oh my God. Ako po, ang gwapo ni Aki, no? True. Oh, hindi pa siya yung bias ko. Sinabi ko lang na ang gwapo. Ako po, How Deep Is Your Love po? May BGYO, charot. May BGs po. Sa sample din po. Sa Yoda. I know your eyes in the morning sun. Bueno ba? I feel you touch me in the pouring rain. Oy. In the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Yeah. Diba? Imagine ninyo naman. Ako, I can't wait for November 6 and 7. Kasi ito sample pa lang to ha. Sa 6 and 7, full prod talaga. So, ngayon pa lang guys, open another tab while watching and listening. Buy your tickets now, diba? Yes po. Oo. Next. Thank you for that song. Ang ganda-ganda. Ganda. Next. Bilis. Ako naman po yung mga kanta ng Boys to Men. Can we go back to the day our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way that it used to be? So God gave me a reason. I'm down on bended knees. Sinalian. Kinigilig si MQ. Kore. Kinigilig po si MQ. Kinigilig si MQ. Namumula po siya. The allergy ang tawag dyan. Allergy. What the heck? Next? The sinong susunod? Boys?
Nate. Jello. Ako po, hindi po ako masyadong nakikinig sa mga lumang song. Pero my mom and I, we listen to MJ a lot. Michael Jackson. Michael Jordan. Ay, marunong ka mag-moonwalk? Diba moonwalk pa tawag doon? Marunong ka mag-moonwalk? Sidewalk lang. Di ba? Ay, hindi. Lahat ng batang lalaki, alam ko, nung bata, pinagganon ng magulang. I'm sure marunong yan. Marunong ka. Hindi mo marunong. Matulong na lang ako. Sa mundo mismo. Hindi ko nga kaya. Jailwalk. Ay, corny. Hindi ko, eh yung hindi ko nga sinusuportahan kasi sabi ko, naku, pag binitawan ko yun, baka mamaya mawari ako. Eh, dinire-diretso niya. Kaya niya daw po walk out. Yan, unang pasok. O paano, paano muna? Walk out na lang daw. Ay, walk out. Sorry na, Mami Jo, ang saya-saya lang dito. Sana nandito din talaga kayo. Oo, pero dahil nandyan kayo, andyan kayo. Ayan, next. Ah. May next pa, Mami. Yes, sana masumunod sila. Thank you. Para marinig natin ano yung classic. Yeah. Yan. Yeah. Jello. Okay, minus How Deep Is Your Love That Para Sa Akin. Iba naman. Continue mo yung lyrics. Iba sige, naman. I really need to know how deep is your love. How deep is your love. I really need to know. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down, and they all should let us be. We belong to you and me. Yeah. Oh my gosh, mukhang kilala na po namin yung bias niyo po. Hindi, may nag-message kami sa Lahuli po kayo. Hindi, may nag-message kasi sa akin. Madam Jaiho. Hindi. Ito na sabi niya. Direk Ring Elenzano. Sabi niya, hoy. Yun talaga. Sabi niya, hoy. Sino bias mo sa BGYO? Naiintriga na kaming lahat kasi never mong pinangalanan. Ah! Tap, oh my God, sino Lobot. Wala akong bias-bias na ano, no? Na ganyang papangapangalan. Kayo talaga, kayo at ang mga admin ng Marites na group sa Facebook. Huwag naman kayo maingay, girls. Kampi-kampihan tayo dito, girls. Ayan. Tapos na, ikaw na po. Nate. Mine is Sway. Ay, favorite ko yan. Yung Rainbow, Rainbow, Rainbow starts to play, di ba? Aba. When the rainbow rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, yeah. Hold me close, sway me more. Yay! Yay. Yeah. Yeah. Oh, Mami Jo, narinig mo silang lahat. Aminin mo naman, Mediacon pa lang, di ba, Mami Jo? Nagpa-sample na sila. Ang sarap nila ka-banding. Talaga masarap manood ng concert. Kasi nga, gaganda ng boses nila. They're all talented. Congratulations, guys. And thank you to you. Congratulations, Bini and BGYO. And I love you, Jai. Thank you, Justin and ABS-CBN. Marami pong salamat. Thank you po. Maraming salamat, Mami Jo Bonsol. Diba? Para tayo nagkaroon ng mabilisang commercial break sa pamamagitan ng pag-sample-sample nila. Pero bago tayo dumako sa susunod na magtatanong, magpapaalam na po ata sila Darren at si AC. Ayan, o nandyan lang ba sila? Watch lang kayo dyan. Ay hindi, naglalaro-laro lang pala sila dito. Nagtatakbo-takbohan pala sila dito ni AC. Ayan o. Ah, may ASAP cycle sila. Okay. Darren, sobrang tangkad mo na. Oo, as in. Tama na yan. Pag sobrang tangkad. Ay, parehas kayo. Oo. Darren, sabihin mo nga sa akin, saan nabibili yung jacket na yan? Kasi ang ganda, bibili din ako niya. Wait na. Ako na lang, Darren. Ay, ang ganda, binigay sa akin. Oh, totoo, bibigay mo sa akin yan, da. Thank you. Oy, pakinggan nyo yung tama na. Favorite ko yung... Wow! Balik ko na after. For press con purposes na. For press con purposes. We couple sila! Ang lamig kasi sa studio. Binigay lang to. Ibabalik to mamaya. Guys, binigay po ni Darren. Hindi po... AC! Ano?
Okay ka naman. Ayan. Yes! Ang lamig dito sa studio. Hindi niyo sinabi. Sana nag-jacket ako. Darin! Salamat! Salamat! Salamat sa'yo. Ayan. Ay, ang ganda. Bagay po. Bagay po. Sino? Yung jacket o yung charot? Yung nabigay ni Darren kasi to. Ano bang ini-issue nyo? May kapares ba? Okay, okay. Parang wala po. Wala naman po kami nakikita. Parang wala naman. Charot! Charot! Justin, magtanong ka na. Parang lalamunin ako ng lupa. Para kayong ano. Grabe bagay na bagay, DJ Jaiho. Sige, Justin. Papadala kita ng gems. Ayan, we're down to our last two sets of questions. Babasahin ko na yung last two sets ng question. The next question galing to kay Marco Polo Demo of Kwento ni Toto. This one is for JL. Ayan. With your current popularity status, how do you react dun sa mga proposals to go solo, if there are any? Sa ngayon naman po, wala pa pong mga ganong proposals. Pero if magkaroon naman po ng ganong opportunity, yun po, sure po, maging grateful po kami doon. Pero sa ngayon po, mas magpo-focus po kami sa group kasi marami pa nga po kaming kailangan i-improve. Marami po kaming kailangan skills na talent na may improve pa. And ayun, kumbaga, thankful na lang talaga kami na if meron ganung opportunity po. Pero sa ngayon, more in group po muna. Yay! So, yan po. May nag-message. Thank you po. May nag-message. Pakibigay na lang pagkatapos yung jacket ulit sa akin. Hinanap ng stylist ko, Darren Espan. Style ba? Totoo. Ayan. Ayan. Yung same yung question na gusto itanong kay Stacy, ayan, Marco Polo Demo. Anong, if ever na may offers to go solo, would you grab it? Of course po, pag may offer po kami and may opportunities po na solo careers po, grateful naman po kami. Pero for now po, mas focus po muna kami sa careers po namin as a group, especially po kaka-debut pa lang po namin. So gusto rin naman po, for now po gusto po namin magkakasama po kaming ma-achieve pa yung mga pangarap namin, mga goals po namin as a team. Magkayakap! Ayan, sabi tuloy sa akin, DJ Jai, hubarin mo na yung jacket, mahaba ang pila, nauna kami. Saan ba yung pila kasi? Hindi ba sinasabi sa akin? Mahaba ang pila. Sige. Oo, saan ba ang pila? May pila daw para sa ano, pag kunyari, sa kung sino yung bias mo. Wala pa naman akong pinapangalanan na. Meaning. Sa Bini talaga meron. Sa Bini talaga meron. Justin, sino susunod? Ayan, DJ Jaiho, last set of questions na to. Babasahin ko from TJ Gakura of Lionheart TV. Tatanungin ko both groups, no, yung Bgyo and Bini. Ngayon na parang ito na, magkakatotoo na yung sibling concert. Anong nararamdaman ninyo? Before, natanong kayo kung ano pakiramdam na i-prepare kayo. Ngayon na it's happening already, nagpe-prepare na kayo for it. Anong pakiramdam? Sobrang exciting po kasi bawat isa po sa amin may iba't ibang strengths tsaka yung ma-offer. So, Bgyo, sobrang dami na rin namin na pagdaanan, pati yung Bini. What more kapag pinagsama kami sa isang event together with the other guests, and I'm sure it will be a blast. Yeah. And, yun nga, lagi ko sinasabi na itong concert na to magiging reminder to for us to keep going and babalikan namin to sa future. And yung rehearsals namin, madami siyang naituro sa amin. Naturo sa akin especially na it's not always about being the best. Huwag tayong matakot sa failures. Sometimes it's about holding the longest po. Kasi sabi niyo ba na ano na sobrang naging mas close kayo while preparing for this concert? Ay, oh, po, mas close pa po sa close. Sobra. Warm up pa lang po. Magsisimula pa lang po yung araw. Naglalaro po. Yun po kasi yung warm up po namin. Naglalaro po kami ng games po. Taya-tayaan, ninja, ano pa ba? Yun po. Taya-tayaan ng slow motion. Yeah, okay. Po. Slow motion, natatakbo po kayo. Squid game, nilalaro po namin yan. And yun po, na strong. Tsaka hindi nawawala sa pag nagtitraining tayo is yung tawanan talaga. Yeah. Yung tayo nakakapulot ng energy para i-push pa yung sarili-sarili na.
Totoo, tawanan talaga. Akala mo kasama sa training? Wow, kasama ka ba sa training, girl? Oo, ayan, sino pa? May gusto pa ang sumagot? Okay na po sila. Ayan, Justin, dyan nagtatapos ang ating Q&A kasama ang mga mahal nating press and vloggers, not only in the Philippines, but all over the world. Justin, maraming salamat sa iyo. Sa lahat ng mga nagtanong po, Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ay humihingi ng tulong na sana po ipakalat po ninyo sa inyong mga tagabasa, sa inyong mga tagapakinig, sa mga viewers po ninyo sa inyong mga channel. November 6 and 7 na nga po, gaganapin itong ating One Dream Concert ng Bini at ng BGYO. Bago tayo magtapos, tanungin natin syempre at sabihin na natin na sina Joanna si Jello, iimbitahan nila kayo mismo para sa napaka-espesyal na event na ito. Let's start with Joanna! Yes, we invite you po na manood po ng concert po namin November 6 and 7 po yan. Available na po yung tickets po sa ktx.ph po. 2 days na concert po yan at magkaiba po ipe-perform namin. Magiging worth it and we'll make sure na worth it po yung panonood nyo po. Maraming salamat, Jello! Yes, tama si Joanna. Sa November 6 and 7, marami po kaming surprises dyan. Abang po kayo ng mga new songs na galing sa album namin. And gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga naging part sa journey nito papunta sa concert. Thank you, Jello! Ayan. Siyempre, susunod. Ito naman. Sino naman ang mag-imbita kung papaano makapag-avail ng tickets? Ayan. Meron ba sa inyo? Sino para sa avail ng tickets? Oh, so tickets po, you can get your tickets sa ktx.ph or sa iwanttfc. Yes, ayan. Bumili na po agad-agad ng ticket at huwag na po natin pangpalampasin yung maghahabol tayo kasi syempre, di ba, kailangan ngayon pa lang, nilulook forward na natin. Sakto to, di ba, after ng undas, after ng pabakasyon, pagpalo ng November 6 and 7, sabay-sabay tayong manunood ng One Dream Concert. Sa lahat ng mga tumutok sa atin, sa lahat ng mga nagpa-trending sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan niyo po mga kapamilya, always keep safe and stay healthy. Yung mga hindi nakapanood, pwede niyo pong i-share ang aming live dahil ito po ay nakasave naman sa ating official Facebook page at sa YouTube channel. Ipakalat niyo po ang link na ito sa inyong mga mahal na mga kapamilya, mga kaibigan na excited na para sa concert nila on November 6 and 7. Thank you, Bini! Palakpakan natin sila. Maraming salamat. Salamat din sa BGYO at syempre, sa inyo pong lahat na patuloy na nagtitweet, thank you kapamilya. Kasama niyo po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho Boy! Thank you po! Thank you po!